Samantala, naniniwala po ang mga pulis na rumisponde naman sa walang habas na pananaksak sa isang condominium sa Pasay City na may kakulangan nga sa security ng condo. Humingi naman ang paumanhin ang asawa ng suspect sa mga biktima at tumipensang hindi raw nagdudroga ang kanyang mister. Balitang hatid ni Chino Gaston. Humihingi ng patawad ang asawa ni Alberto Garan sa pamilya ng limang napatay at apat na sugatan dahil sa walang habas na pananaksak ng suspect nitong Martes ng gabi. Bago siya napatay ng SWAT, nakatawag pa raw sa kanya si Alberto. Inamin daw nitong napatay niya ang bilas at kalaguyo na si Emeline dahil sa selos. Inamin naman niya na ganoon, humihingi siya ng sorry. Tapos tinanong ko kung anong dahilan, bakit niya napatay. Tapos yun ang sabi niya sa akin, parang may nakita siyang kaano itong Emeline. Tapos hindi niya matanggap. Pero sabi ni Thelma, hindi raw nagdodroga ang asawa at wala rin daw itong baril. Isang source sa Pasay Police ang nagsabi na batay sa ilalabas pa lang na autopsy report, nakainom si Garan ng mag-amok. Kinumpirma naman ng kapatid ni Emeline na selos nga ang pinag-ugatan ng away ni Garan at kanyang kapatid. Sa pagkakilala ko dun, mabait. Hindi mo rin maintindihan kung paano. Siguro na naguluhan na siya. Kasi sabi naman daw niya sa asawa, sabi ng asawa niya sa akin, tumawag daw siya nung nalaglag na niya si ate. Sa tala ng Pasay City PNP, 6:15 PM nang dumating ang mga gwardiya ng Central Park 2 Condominium sa PCP Station 5 para humingi ng tulong. Ang unang impormasyong ibinigay, nag-suicide ang biktimang si Emeline Sagon matapos tumalon mula sa 14th floor ng gusali. Matapos ang 2 o 3 minuto, nakarating na raw ang 3 pulis sa condominium. Doon nila nalamang may nananaksak. Mabilis daw nilang hinanap ang CCTV room para makita ang itsura ng suspect. Tumakbo yung isang pulis doon sa CCTV. Pagdating doon, nagkaroon ng problema pa rin dahil hindi marunong yung yung tao na tinawag nila. Yung tinawag nila na tao, hindi marunong mag-review. So natagalan pa bago ma-review. Dumating na raw ang SWAT at iba pang mga pulis para tumulong sa paghahanap sa halos 3,000 kwarto. Napatay ang suspect na si Garan, 10:30 ng gabi sa 23rd floor. 6:35 PM ang oras na nakalagay sa CCTV footage nang makitang inuundayan ng saksak ang isang babae sa 16th floor. Sa mga oras na ito, nagsimula pa lang ang pulis na hanapin si Garan. Napakalaking challenge sa pulis talaga yung napakaraming kwarto na magki-clear ka isa-isa. Naniniwala ang mga pulis na may pagkukulang ang security ng kondo. Bukod sa 6 hanggang 7 lang ang gwardiya kada shift sa buong complex, wala rin daw itong mga dalang baril. Pero hindi raw ito rason dahil na-train daw sila para pigilan at i-neutralize ang suspect. Chino Gaston, GMA News.